Okay, game. Simula, gawa muna kayo ng new file. Pangalan ay profile.html. Yun. Ito ang pangalan, profile.html. Okay, delete mo na. Next, pagkatapos no, open nyo siya. Then, ito ang lalabas. Punta lang kayo sa part ng head. Ito yung head. Hanapin nyo yung title. Ito yung title. Lagyan nyo siya ng Y profile. Yun. Then next, pagkatapos ng title, punta na kayo sa loob ng body. Sa body, ang ilalagay ay ito. O, hindi naman lahat muna. Unahin natin itong taas. Itong picture, then pangalan, then yung dalawang description. Teacher of ICT computer, I'm a teacher. So, parang hindi nakakalito, ay isusunod ito muna sa loob ng editor. So, kailangan natin ng profile, picture. Siya ay picture. Then, yung pangalan. Ito na. Copy ko na lang lahat. Control C, ipag ko eh. Paste. Easy. Okay, meron tayong kailangan natin ng picture. Then, meron na tayo pangalan. Isipag na teacher. Teacher of ICT computer. I am a teacher. Yun. Meron tayo. 1, 2, 3, 4. Yan, complete na. Next ay, ulitin ko yan ay dapat nasa loob ng body. Ito yung body, opening tag, and closing tag. Dapat nasa pagitan siya ng body. Or loob, yun. Okay. Ngayon, unahin ko ang picture. So, dito dapat siya. So, delete ko na to. Para mapagsimula na. Sa picture, kailangan natin na para mapagpalabas ng picture ay image tag or img. Okay. Ito yung img natin, image. The source, nilagay ko siya sa loob ng images folder. Then, sa loob ng images folder, gumawa ka ng panibagong folder. Pangalan ay profile. Profile. Then, inside ng profile, nandoon si site.jp. Save. Check natin kung gumagana nga. Hey, gumagana nga. Yan, sa Saitama, lumabas na. Okay, balik tayo. Medyo malaki sa Saitama kung napansin nyo. So, late natin konti. So, after nitong source, hanggang dito sa may quotation, gawa tayo space. Ay, ayusin natin para maayos siya. Ay, gumamit na ng width. So, inside ng double quotes ay lagay ng 300px. Yun. Okay na. Lumit na siya. Close ko. Yan. Okay na. Ngayon ay dito na tayo sa tatlo. So, itong pangalan ay, mapansin nyo dito ay, laki siya. So, ito ay, lalagay natin sa H1. So, at ko lang muna. Got, type ng H1. Then, pipaste ko sa gitna yung pangalan ko. So, ito na. H1. Check natin. Refresh. Ito na. Next, itong dalawa. Bali, itong dalawa ay nasa loob ng paragraph. So, P. Got tayong dalawa. Gamit na ng paragraph. Tapos, ilalagay ko sila sa loob. Unang P at pangalawang P. Paragraph. Yun. Ito na silang dalawa. Kanya-kanyang paragraph tag. Mag-isa sila.
Pandang gaway. Save. Then, check natin ang itsura. Yun, naghiwalay na. May kanya-kanya silang paragraph. So, meron tayong picture, pangalan, picture of ICT computer, then I am a teacher. So, next natin gagawin ay ganito. Yung pang, pumapansin nyo dito, yung picture ay nasa left side, pangalan, at yung ibang description ay nasa right side. Bale, meron siyang, ginamitan siya ng table. Medyo hindi lang kita yung table mo, kasi, kita yung, pero sa background meron yan, table. Ano yung table? O, example tayo dito. Ang table ay may tinatawag na row. Ito yung rows. Itong horizontal. Then, ito ang columns dito. Rows, columns. Okay. Kung titingnan natin, ito ay, highlight ko, meron lang siyang isang row. Isang row. At meron dalawang column. Ito yung column 1, column 2. So, meron tayong column 1, column isang row. Hindi mo pwede kasi yung dalawa. Column 1, column 2. Sa isang row. Okay, column 1, column 2. So, paano natin gagawin yan? So, open tayo ng hingi tayong tulong kay Google. At ito ang nakita ko. Gagamit tayo ng table tag, tr, at ng td. Okay, sa code ko na ipapaliwanag. So, dito ko gagawin sa baba para kita nyo. So, para gamitin siya, una muna ay kailangan natin ng table. Define muna tayo ng table. Pag-define ng table, yan. Simple. Table, opening tab ng table, and closing tab ng table. Then inside, meron tayong single row. So, isang tr lang, tr. At si tr, sa isang row, meron tayong dalawang columns. So, ang columns ay yung td. Td. At, copy ko na ito. Sige. TD. So, ito na siya. Meron tayong table. Meron tayong isang row. At sa loob ng row, meron tayong dalawang... Isang row, meron tayong dalawang column sa loob. Yan. Ngayon, paano natin gagawin yan? So, isang column. So, dito ay, si example ko nito. Dito, sa column 1 ay, nasa column 1 si Saitama, sa column 2 ay, yung pangalan at yung description. So, gagawin ko ay, itong si Saitama, itong image, ito ay, ikakat ko, maglilipat ko sa unang column, itong unang TD. Right click, paste, save. Then, itong tatlo ay sama-sama sila sa isang TD. So, ito yung pangalawang TD. Ipipaste ko sila sa loob. Paste. Yan. Okay, ayusin ko lang para maliit, para madali mag- indent ko lang. Indent. Ang TD. Ayusin ko lang. Okay, ito na. Ito yung table natin. Ito yung kabuong table. Then, ito yung TR. Unang column. Then, sa loob, meron tayong dalawang TD. Unang column. Pangalawa. Column. Unang column. Unang TD. Doon yung picture. Ito. Then, pangalawang column. Pangalawang or pangalawang TD. Table data, ay nandun yung tatlo. Ito, pangalan, ICT,
Ayaw mo, teacher. Save. Tingnan natin kung tama ko. Refresh. PA, tapos na. Finish na. Meron tayong picture sa kaliwa. Then, lumipat na yung tatlo sa kanan. This one.